Hello mga kalapatis, ito na naman tayo sa kainan dito sa Bio Research. Ito, tignan nyo, hinanda ng ating mga foreign suppliers. Kasama ko yung mga kapatid ko. Taga-Guto. Yan, taga-Dasma, tsaka taga-Paliparan. So, ito. Kaya pumunta ng restaurant. Yan, may pakain sa amin yung Bio Research, yung ating mga buting management. So, salamat sa Diyos mga kalapatis. Ano ito, makakatikin na naman tayo ng kanilang inihandang pagkain. Salamat sa suppliers, sa mga foreign suppliers natin. Special yan, nandawarap natin mga kapatid. So may lock visit pa kami. At siyempre, may mga gagawin kaming vlogs dito. Kaya abangan nyo sa sunod mga ating mga episode. Okay na yan mga kapatid, sa mamaya ulit. Welcome back mga kalapatis ngayon. Sing-sing ulit tayo ng mga young birds natin. Ito yung kay ibo ni Brother Marlon. Bali isa lang yung ibo niya rito. Gift bird ko na lang sa kanya isa kasi isa lang pinisa. Ito yung sing-sing ng kanya. Mag-focus guys. 9678 tsaka 79. Ayan mo na guys. Wala. So ito muna. Ito yung pinaka-iwo niya eh. So sisingin natin ng 78. Okay. Salamat sa pagkakas. So guys, sisingin na natin itong ibo ni Brother Paul. So akin na lang ito. Sisingin ko na lang ito dito. Brother Paul, ito ibon mo. Andre Rosel Terminator. Yeah, white feather nilabas. Dubar white feather. Okay guys, that's it, pansit. Ito naman guys, yung ano, yung anak ng tipler natin. So, isang piraso lang ito guys, kaya tinsingan din natin. Good. Good siya, hindi good. It's about slime. Bukas. So ito guys, yung una nating pakinakain ng tippler. Sigisigan din natin siya para at least may identification siya. That's it, pansit mga kalapatids. Ano? Medyo ginagabi tayo. Anong oras na? Mag-alas na guys. So bukas, loben, makapunta tayo sa Bio Fijian. Makapag-vlog tayo doon. Schedule natin. Kasama natin yung mga tropang Area C. Tsaka Paliparan. So, kita-kits. Abangan nyo bukas yung vlog about sa Bio Pigeons. Good night. Moments later. Welcome back mga kalapatid. Eto, may lakad na naman ng tropa. Alarkolok. Susugod na sa Bio Pigeon. Kasama yung mga tropa natin sa Area C. Tsaka sa Paliparan. So, mga kapatid ko sa pananampalataya kasama natin. Abangan nyo kami guys yung vlog natin. Kasamahan ko sila doon.
at para makita nila kung ano meron sa Bayo Dito, kung ano yung ginagawa ko doon, kung paano mag-vlog doon. Kasi kasama ko si Brother John Webinko, shoutout sa brother, vlogger din yun. So aspiring talaga siya na maabot niya yung tagumpay pagpa-vlog, kaya samahan nyo kami. Yan. Brother John Webinko, Brother Kiko, Brother Ruel, Brother Paul, at saka si Brother Elias. Yan, bali, alam kami, anim kami pupunta ngayon doon. Kasama namin yung, sakay kami doon ba ni Brother Kiko. Kaya, abangan nyo, ang Alarcolo with Team Dasma. Salamat sa Diyos. A few moments later. Welcome back mga kalapatis. Ito na tayo sa ating second part ng ating mga available lines, imported fuel lines ito sa ating Bayo Pigeon, Bayo Research sa Paranaque. So, itong sunod nating mga linyada, ito available lato sa Bayo Pigeon. Ano? Kung may mga inquiries kayo, ilalagay ko sa description box yung ating contact numbers nila Sir Allen at Ma'am Beth. Kaya ito, samahan nyo ako sa ating second part ng ating 12-part series. Okay? Okay guys, for our first bird. Okay, ito guys, silipin nyo kung ano to. So, kung alam nyo yung linyada, comment down below, pero sasabihin ko na rin naman yung linyada nito. Ito, hawak ko ngayon, handle ko ngayon, very privileged naman tayo mga kalapatid sa no. Ito yung line ni Catrice. So, from Belgium, si brother, yung Catrice Brothers ng Moore, Belgium. So, yan yung linyada niya. So, ito mga linyada ng Catrice Belgium. Ah, Catrice Belgium. Catrice Brothers from Moore, Belgium. So ito, available sa Bayo Pigeons. Kilala sila sa pagiging champion birds nila sa Belgium mga kalapatid sa no. Kung may hawak kayong linyadang ganito, kilala to sa speed, power at endurance. Kaya sa Pilipinas, match na match tong gantong linyada kasi kailangan natin yun, lalo na sa South. Kasi sa South talaga, long distance tayo doon. Tacloba, no, kaya MacArthur. So kailangan natin ng endurance. Kaya ito, gamitin natin pang cross sa ating mga mga kalapati sa loob natin. Laking bagay yan. Available to sa Bayo Pigeons mga kalapati sa ano? Catrice. Yan. Brother Moore from Belgium. World champion mga kalapati. Kilalang kilala to. Okay guys, moving on to our second pigeon. Abangan nyo. Okay guys, for our second bird. Ito na naman. Ang line nito mga kalapati sa ano? Yan. Tingin nyo ano kayang line nito, tinan nyo itsura nya guys. Sobrang pogi nito. Marap ka dyan brother. Yan, kak na kak sya mga kalapatid. Ito ang line nito, Colson. So kilala rin to bilang champion line mga kalapatid. Ito, ako personally may hawak akong line nitong Colson. So yung line din ni brother Marlon Sumaliling, yan line ng Colson. So mga champion lines talaga yan, mabibilis sa pooling. Yan, so ito kilala sa middle to long distance bird. Kaya mga pampuling to guys, mga pampuling, mga panrace, Brother Joshua Amasa, yung kilalang-kilala. Yan mga line yan, Colson. Tsaka si Brother Jericho Dio Cruz, yan mga hawak nila Colson, mga winner yan. So ito guys, hawak ko, pure line Colson. So kung personada nyo magkaroon ng mga pang-cross na Colson, ito maganda kasi pure line. So mas madali siyang ma-cross sa ibang linyada. Mas madaling makuha yung magagandang trace dito kasi pure line talaga tong Colson. Available here at Bayo Pigeons, Sukat Paranaque. Yan. Quality quality guys, tinan nyo, available na available to dito. Kita nyo yung itsura, poging-pogi. So wala sa itsura yan guys, ano? Nasa quality ng lipad ng mga magup ng mga anak yan. Yan. So available yan. So abangan nyo pa yung ating ibang lines mga kalapatids. Eto guys, for our third bird, hawak ko na ulit. Ito ibang klaseng kulay din, napaka swerte natin makaipon ng ganyan mga ibon. So I'm giving you David Closing Line. Yan. So off color pa siya guys, parang ano to eh, golden checkered. Yan yung linyada ni David Closing. So winning is in the jeans, sabi nga ni Mr. Closing. Winning is in the jeans. Yan. 2003 million dollar race winner si Mr. Closing. So talagang nasa kalidad na ng mga linyada ni Mr. David Closing yung pagiging winner. Tsaka yung nasa South Africa 2012, siya yung nag-dominate. So mas marami siyang nakuhang mga major prizes dun sa karera nila sa South Africa noong 2012. Tsaka hanggang ngayon guys, nananalo pa rin siya yung mga linyada niya dito sa Pilipinas and sa abroad siyempre especially. Tsaka ako personally guys, meron akong breed na nanalo, hindi man nanalo, pero nakauwi siya ng Katbalogan, second day bird. Johnston Cross Closing.
So ito quality talaga, nakahawak na rin ako ng Pure Line. Very privileged again mga kalapatid sa ano, Pure Line. Tapos ang mga customer nito, customer ni Mr. Closing sa abroad, talagang napakadami nilang ano, achievements na nakukuha gamit yung linyada ni Mr. David Closing. Kaya kayo guys, ito, ano pang hinihintay nyo? Kung kursunado nyo yung lahi ng David Closing, ito available sa Bayo Pigeon. Ano? Kontakin nyo lang sila Ma'am Beth, sila Sir Allen. Yan, napaka-privilege natin, ang ganda ng mga pakpak niya. Tsaka siyempre yung kulay niya. So, special yung kulay niya. Golden checkered. Ang ganda-ganda. Parang milky na rin siya. Yung milky ko nawala na sa Batangas. Kaya ito, parang glimpse na lang to ng ano. Yan guys, moving on to our fourth bird. Abangan nyo guys. Wait lang. Ito guys, napaka-famous din itong next bird natin. So, kung kilala nyo si Sir Romy Liwag, ito yung mga pinapaikot niya mga ibon. Ito na yung line ni Etienne de Bruxelles. Yan. So, yung gift bird natin from our forest suppliers, gift bird nila kay Brother Jojo Arcega. Itong line mismo ng Etienne de Bruxelles. Napakagandang ibon guys, quality. So, kung kilala nyo si Sir Romy Liwag ng PHA, siya yung pinaka lopman ni ano, hindi naman lopman, siya yung naglipat ng mga line ni Etienne de Bruxelles dito sa Pilipinas. Ito guys, for our fifth and last bird for today. So abangan nyo guys, 12 part series to ng mga linyada sa Bayo Pigeons, ano. So ito yung ating number 5 sa list for today. Ito, Maurice Del Bar. Yan, Grisel. So, napaka famous ng Grisel ito, lalo na sa China. So sa China, mainland, yung Del Bar strain, number 1 pa rin hanggang ngayon. So ang gandang ibon guys, ano. Tsaka yung Del Bar, exceptional family of Grisel. Kaya pag meron kayong Del Bar na Grisel, talagang malaki chance ang baka mamana niya yung mga pinagmulan niyang champion. Yan, nakalagay, Super Grisel won 14 times in the top 100. 400 to 600 miles ang layo. So China tayo guys, ano. Yan, China, napakalayo ng mga binibitawan. Ito talagang extreme long distance to. Tapos one of the most famous racing pigeons in the 20th century. Ang pagkakaalam ko sa mga Del Bar guys, si Brother RMC, si Brother Basra, meron siyang line ng mga Del Bar. Yung mga old lines niya, alam ko may pasok ng, may nabanggit siya dati na Del Bar yata yung unang ibon niya. Puti rin yun yung Del Bar, so parang pinagmulan dito sa Grisel. Kaya quality to guys. Kayo nang bahalang mag-improve nito pag cross nyo sa mga linyada nyo. Yan guys, ang gandang ibon, tingnan nyo mabuti. Yan, kak na kak siya. So very privileged na naman tayo, no, ma-handle itong mga linyada sa Bayo Pigeons. Talagang very honored tayo, napakabuti ng ating mga foreign suppliers at yung team dito sa Bayo Pigeons, sobrang accommodating nila. At I'm really inviting you all guys to come and visit here, Paranaque Sukat. So Bayo Research, Bayo Pigeons, madali lang hanapin. Ang mga contact numbers nila nandyan sa description box, and ipa-flash ko rin dyan dyan sa ibabaw, ipa-flash ko rin dyan yung mga numbers na pwede nyong kontakin. Pwede kayong mag-inquire about prices and schedule of visit. Tsaka yung, siyempre, every Friday, pag nag-announce sila sa page, meron silang seminar na ginagawa. Malaking bagay yung seminar na yun sa mga newbies. Siyempre, tuturuan tayo dun sa seminar kung paano mag-breed ng mga pure line. Paano tayo makapag-produce ng magandang young birds out of the pure lines imported dito galing sa Bayo Research. Yan. Gandang ibon guys, so hipong-hipo pa lang. Sa hipong-hipo pa lang, ano na. So, ito, medyo paborito ko na ngayon to kasi mahilig ako sa Grisel guys. So, gustong-gusto ko yung mga, especially yung Grisel ni Mr. Ray, so may hawak ako mga line nun. So, sana may cross ko dito, magkaroon din tayo ng gantong linyada. May cross ko rin dito sa Del Bar Grisel. Loben, update ko kayo guys, ano, yan, sa magiging performance sa Loben. Okay guys, hanggang dito na lang tayo, no. Abangan nyo yung mga susunod natin vlogs. Hindi pa tayo natatapos dito. Sabi ko nga, hanggang 12-part series to. At kung may mga katanungan kayo, don't forget to drop down some comments. Yan. At saka siyempre, yung mga numbers dyan na available para sa mga inquiries, nandyan. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-like, share, and comment. Subscribe siyempre kung bago ka sa channel ko. Muli, salamat sa Diyos mga kalapatids.